masasabi kong bigay na talaga siya ng may kapal. Siya yung para sa akin. Dahil sa mga sign. Pero, at the same time, napakalungkot. Kasi maraming pagsubok. Hello everyone! Na-miss ko kayo itong muli si Mama Lee at saka si Batang Guapito kasi nga napakainit na ngayon ng panahon, summer na talaga. Dito kami nagmalagala sa bukid saan maraming mga puno, maraming mga dahon na nakakapagpa-fresh ng hangin. Dito siya natutulog sa bukid kasi doon sa baybayin sa amin ay grabe ang init. Ngayon may i-share ako sa inyo kung bakit nasabi ko talagang bigay na ng may kapalan sa akin si Guapito at saka yung tatay niya kasi nga may sign akong hinihingi. Dahil nga noon nung nag-apply ako as OFW, nag-apply ako ng maraming beses. Nag-apply ako ng 3 beses bago pa ako ma-hire. Nung unang beses is, na-reject ako. Tsaka after 1 month, nag-hiring ulit. Nag-apply ako ulit, na-reject ako. Pero sa pangatlong pagkakataon, ay napanghinaan na ako ng loob. Ay, hindi na ako ayoko na sana mag-apply. Pero sa pangatlong pagkakataon, meron talagang sa akin na nag-push through na mag-apply yung kaibigan ko dati, yung ka-workmate ko. Pero kasi yung na-applyan namin is Middle East. At saka, ang gusto kong country na punta na sana ako magtatrabaho ay yung saan makaka-experience ako ng snow. Gusto sana akong mag-Japan, mag-Korea, yun yung gusto ko. Pero, yung kaibigan ko, yung ka-workmate ko, ay inaabyer nga niya ako na mag-apply talaga. Sige lang ga, mag-apply tayo. Just one more try. Kasi nga napaginaan ako ng loob. 2 beses na ako na-reject. Pero sa 3 beses, parang nakakahiya naman yun. Pabalik-balik kasi isang agency. Ayun na nga, nag-apply ako ulit. At sa panahon na yung day off ko. At yung kaibigan ko naman is nag-absent lang siya, na-interview siya, pumunta siya sa job interview, naka-company uniform. May picture ako nun, natatawa talaga kapag naalala ko yun. Yun na nga, at saka pagdating ko dun, iba yung ano ko. Yung expectation versus reality. Kasi nga, ang gusto kong puntahan is yung country na mag-snow. Sana maka-experience ako ng snow. Pero dahil sa Middle East, sa UAE, pagdating naman dun, summer, grabe, sobrang init. Nanibaguhan ako. Bali, opposite yun. Tsaka, yun, na-assign ako sa isang napakalayong lugar, napakalayo sa kabihasnan, kumbaga, kung dito sa Pilipinas, sa mga probinsya ng bukid-bukid, yun na-assignan ko doon. Malayo talaga sa napaka-city, pinaka-city talaga, napakalayo. It will takes more than 1 hour para ma-reach mo yung Abu Dhabi na city, at saka 3 hours naman para sa Dubai. Yun. Oy, no! At yun na nga, nag-abroad ako, may jowa, kumbaga, long-term relationship. Noon, 6 years, more than 6 years na kami. At saka, dun sa workplace ko, meron akong nakilala na Indian national. Ito yung tatay ni Batang Guapito ngayon, Indian national siya. At saka, na-love at first sight daw siya sa akin. Nung pagkadating ko dun, hindi pa talaga siya nagsabi sa akin nung naramdaman niya na love at first sight daw siya sa akin. Ang laki ng atay. Nga. Kasi nga isa siyang torpe. At saka, nandun pa daw siya sa India, sa country nila sa India. Ayoko daw siya ng babae, kaya ayaw na daw yung baka daw lulukuhin ko siya. Ayun nga.
after a few, 1 month ata yun, after a 1 month, ano, nag-apply siya as a driver, nag-apply siya ng ano ba yung license as a driver, tsaka nakapasa siya, and then nag-decide yung manager na ilipat siya sa ano, sa ibang ibang branch, kasi nga kailangan sila doon ng driver. At saka doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi sa akin ng ganito, ganyan naramdaman niya. At saka sinabi ko naman sa kanya na mayroon akong ano, mayroon akong long-term relationship. At saka nasaktan siya ng sobra doon. At hindi talaga siya tumigil kahit nandun na siya sa ano, sa malayo. Kahit na-transfer na siya, di talaga siya tumigil, dinalaw-dalaw pa rin niya ako, lumalaw-dalaw siya doon sa branch, kasi nga nandun yung mga kaibigan niya. Pagkatapos nun, para siyang baliw na hindi naman ako maganda ano, pero hindi ko lang alam bakit napakalakas ng love fighting spirit niya o baga ganun, napakalakas talaga. Hindi talaga siya tumigil ng pangliligaw sa akin. Sabi ko nga na meron na nga akong ano, meron na akong jowa at saka long-term relationship kami. Sabi niya, we don't know the what might the future bring. Hindi naman niya alam, baka daw magluko yung jowa ko o baka daw mawalan ako ng pagmamahal sa kanya. Sabihin ko lang na sa jowa ko yun. Sabi ko, hindi pwede mangyayari yun kasi nga long-term na kami. Hindi ako magsasalita ng patapos daw, ganun-ganun. At saka mag-pray daw siya na mayroong ano, pumikot sa jowa ko para daw mapunta ko sa kanya. Hindi naman ako magsisinungaling ha. Hindi ako maganda. Pero ito yung sinabi niya sa akin. At hindi talaga siya tumigil sa panliligaw hanggang sa pakunti-kunti na akong nagkaroon ng feeling sa kanya. Throughout the tour. Pero pinigilan ko kasi nga may jowa at saka may commitment kami sa isa't isa hanggang sa one day na lang nagkalabuan na kami ng jowa ko kasi nga na ano niya na parang ang tawag dun nalaman na nag-chat kami nung Indian na yun, yun nag-away kami at saka nagkapatawa na kami. At pagka parang wala siyang trabaho noon kasi pandemic, away kami ng away dahil daw sa pamilya ko, ano, yung pamilya ko daw ay matapobre, lagi nyo daw siya sinasabihan na sugar roll, nagsusugar naman talaga, grabe naman talaga yung sugar roll, ano, lasinggero, at lasinggero din naman talaga siya, yun, at sinabi na wala siyang trabaho, sabi ko, normal lang yun kasi babae ako, at nag-aalala sila, hindi talaga, hanggang sa one day nagkalabuan na kami ng sobra, at hindi ko na malayan na, ano, mayroon na pala siyang iba, at ang naka-find out dun, ay yung tatay ngayon ni Guapito, na, ano, meron palang iba, kasi yung cellphone ko na isa, is nasira yun, at parang tinapon ko na gusto kong itapon pero kinuha niya, sabi niya ipapaayos daw niya, at yun nga, di ko na alam na napaayos pala niya, at sinabi niya lang sa akin na may ano daw, may masakit daw siyang revelation sa akin. Sabi ko, ano naman yun? At ganun nga, pinakita niya sa akin yung mga text messages ng palitan nila. At saka sila na Paskong-Pasko. Ano, Paskong-Pasko, no? Sinagot siya ng babae. At saka, nagtaka na rin kasi ako dati, no, na iba na yung pakikitungo niya sa akin. Parang minsan na lang siya mag-text. Yun. Pero ano pa rin, yung si tatay ni Guapito, lagi pa rin siyang dumadalaw dun sa branch kasi nga napamahal na talaga siya sa branch na yun, napamahal siya sa mga kaibigan niya kasi nga yun yung first work niya, pamahal siya sa mga kaibigan niya, at dinadalaw-dalaw minsan twice a month, minsan once a week, depende sa ano niya, sa vacant niya. At yun na nga, nasaktan ako ng sobra hanggang sa naibigay ko sa
sa kanya yung sarili ko na wala sa oras. Kumbaga, sa kanta, I found a right love in a wrong time at saka pandemic noon at saka nga, ano, nabuntis ako. At humingi ako, dati humingi, at before yun, humingi talaga ako kay God ng sign kung sino ang pipiliin ko. Kasi nga, eh, mahal ko pa yung, ano, mahal ko yung dating yung ex ko at saka naawa na rin ako sa tatay ni Gopito kasi nga para siyang ano, para siyang baliw talaga. Ayun na nga guys, sinasabi ko na ano na na siya na talaga yung para sa akin at dahil sa mga sign na yun eh kaya pala hindi ako matanggap-tanggap sa una kong inapplyan kasi nga nakatak na ako ma-assign dun at nakatakda ng makilala ko siya. At saka guys, grabe. Grabe yung effort niya, yung love fighting spirit niya. Grabe talaga siya magmahal. Grabe talaga guys. At ngayon, LDR kami. At 3 years na, magti 3 years na, hindi kami nagkita. At since ipinanganak ko yung anak ko, hindi pa rin kami nagkita sa personal due to financial status namin at saka nagpipray pa rin kami, lumalaban pa rin siya guys. Grabe, kung sabi ko grabe, hindi ko kayang lukuhin yan, hindi ko siya kayang ipagpalit, hindi ko kayang mag-cheat sa kanya dahil grabe siya guys, grabe talaga siya mag-effort kahit na walang wala na siya, basta ma-provide niya lang yung needs namin ng anak niya. At tinipray ko na sana one day, in God's will, malalampasan namin ang mga pagsubok na ito. One day, malalagpasan namin ang pagsubok na ito. Way lang siguro ito na God na ipiprepare kami sa isang, ibibigay kami sa isang hamon, at saka, ito yung way niya na, para ma-success kami. Yun lang guys. At lalaban pa rin kami. Lalaban ako hanggat lumalaban siya. Hanggang dito na lamang po guys. Kasi si Gopito, ayun, nandun sa kambing. Nilalaro niya yung kambing at natatakot siya. Hanggang sa muli guys. Bye bye.